Hello mga kabayan! Magandang araw sa inyo! So itong lakad natin ngayon. Ayan! Kala nyo, malapit lang yan ha. Malayo yan mga kabayan. Magmula Makati hanggang Baler ang lalakbay natin ngayon mga kabayan. Una sa lahat mga kabayan, mula Makati dito sa pinanggalingan namin hanggang Baler. Bali ano yan eh, 7 hours to 8 hours pag diretso ha. Pagka may stopover kayo, aabotin ng 10 hours yan. Tapos, ang layo niya nasa 284 kilometers. Ngayon, ang purpose ko mga kabayan, kaya pinapakita ko sa inyo ito, katulad ng mga walk-in, yung first time lang papunta ng Baler, katulad ko. Kasi kami mga kabayan, nung pumunta kami dyan, walang kaplano-plano. Para bang ngayon, halika, punta tayo sa Baler. Yun, kinabukasan yun. So, ang ginawa namin, so, siyempre, pagka first time nyo rin mga kabayan, gagamit kayo siyempre ng navigator or ng Waze or ng Google Maps. So, itong lumabas. Yan, ganyan. Yan ang ginamit namin. So, dalawang way rito. Itong lugar na ito mga kabayan, itong naka-highlights na ito, alam ko na yan. Pwede kayong dumaan dyan sa Clark by ECTX sa Tiplex, La Paz, Saragusa, dire-diretso dito sa Kabalatuan, Talavera. Ayan. Yan ang daan. Recommended yan mga kabayan pagka may dala kayong kamilya. Lalong-lalo na pag may dala kayong mga bata. Kasi hindi mahihilo. Hindi masyadong mataas ang bundok dito saka hindi masyadong zigzag. Ang pinakamagandang lugar dito mga kabayan, pag dumaan kayo dito, dapat araw. Kasi kitang-kita nyo itong pantabangan na dam. Ang laki ng ilog na yan mga kabayan. So yan ang isang way. Ngayon ang dinaanan namin mga kabayan, mas malapit. Ito. Itong original na daan ng papunta ng Baler dito sa Baliwag, Bulacan, i-exit kayo ng Santa Rita. Dadaan kayo ng Plaridel, Baliwag, hanggang San Miguel, Bulacan, tapos first town ng Gapan, Nueva Ecija. Pero bago yan, pagka weekdays kayong dadaan dito sa Bulacan, kasi mahaba yan mga kabayan, mahaba yung Bulacan. May bypass yan dito. Ibig sabihin ng bypass, yung short way. Gumawa yan dito. Bago kayo paglabas nyo ng Balintawak Toll, madadaanan yung Petron. After ng Petron, yung Shell. Ayan, may Shell yan dito, sa ibang ng Bukawi. Tapos, sa Balagtas kayo. After ng Shell, Balagtas exit kagad yan. Ayan ang bypass. Ito. Yan, dinadaanan. Ang lusot niyan, dito na sa may San Rafael, Bulacan, bago mag San Miguel. So, nakaiwas kayo sa traffic kasi nga matraffic nga dito sa part ng Baliwag. Dire-diretso kayo dyan. Sa Gapan, Santa Rosa, hanggang Kabanatuan. Ngayon, bago Kabanatuan, ayan ang town ng Santa Rosa, madadaanan nyo. May bypass din dyan, dito. Para maiwasan yung traffic dito sa Kabanatuan, dito. Kasi nga, minsan, kasi mga kabayan, itong lugar na ito, yung sakop nitong lugar na ito, parang ito yung pinaka-city nila, pinakapuntahan ng tao, itong Kabanatuan. Kaya yan, yung sintro niyan, matraffic. Ngayon, dadaan kayo dito sa Santa Rosa, may bypass dyan. Ang tawag dyan ay Nueva Ecija Port Magsaysay Road. Ayan. Tapos, pinaka-short ka dyan para maiwasan yung traffic. Tapos, tapos kayo dito sa Nueva Ecija-Aurora Road. Ayan. Ayan. Ano nga ba yung nasabi ko kanina dito sa may Santa Rosa? Santa Rosa Road, Fort Magsaysay. Ayan, yan. Ito yung bypass. Tapos ang lusot nyo dito sa Nueva Ecija Aurora Road. Dire-diretso na yan. Papunta na dito sa Baler. Ngayon, ang pinaka-exciting dito mga kabayan. Dito tayo mag-umpisa ng journey. Dito po ipapakita sa inyo. Dahil napaka-exciting ng zigzag dito. Lalong-lalo na sa pinakatoktok. Pero mga kabayan, hindi ko nire-recommend dito na daanan. Lalong-lalo na pag may mga kasama kayong bata ha. Ayan, lalo na yung hiluhin. Okay lang pagka smooth yung nagda-drive dito sa zigzag. Okay lang. Ngayon kung magmula rito, bago natin matawid yan, pagka minimum lang takbo natin, siguro mga isang oras. Pag mabilis, abutin ng 45 minutes yan bago matawid dito. Inuulit ko mga kabayan, huwag kayong dadaan dito pag may mga kasama kayong bata dahil siguradong may hilo. Dito kayo dumaan. At higit sa lahat mga kabayan, itong lugar na ito, sa banda rito, sa bibuntok na ito, iwasan yung dumaan dyan ng gabi. Kasi mahirap nga. Alam nyo pero ako mga kabayan, gustong-gusto kong dumaan sa zigzag ng gabi. Alam nyo bakit? Kitang-kita ko yung kasalubong.
kasi nga may ilaw. Bago nyo makita yung sasakyan, mauuna yung ilaw. Di ba mga kabayan? Kaya gusto kong dumaan ng gabi. Pero yung iba, para makita nyo yung view ng kagandahan itong bundok na ito, dumaan kayo sa araw. Katulad nito, nire-recommend ko, dumaan kayo dito sa lugar na ito. Dahil kitang-kita nyo nga itong Pantabangan Dam. Ang laki ng ilog niyan. Okay mga kabayan, dito tayo mag-i-start para makita nyo yung zigzag dito sa bundok na ito. Hanggang makarating dito sa Baler. Okay mga kabayan, abangan yung mga iba kong vlog kasi nga iikutin ni Dada itong buong Baler hanggang dito. Lahat ng magagandang lugar sa Baler, lahat ng mga pinupuntahan, lahat ng tourist destination sa Baler, ipapakita ko sa inyo. Okay? Mga kabayan, umpisa na natin! Ayan mga kabayan, papunta ngayon si Dada sa Baler. Alam niyo yung nakikita niyo yung bundok na yan. Ayan ang aakyatin natin. Di ba exciting? Ayan o. Kung gusto niyo pumunta ng Baler, dahil ako, first time ko lang din dito pumunta ng Baler, eh, gumamit lang kayo ng Waze o kaya gumamit lang kayo ng Google Map. Yun, madali niyo mapupuntahan ito. Dahil ako, wala rin kaalam-alam. Ayan. Kita nyo? Ayan ang aakyatin natin, yung bundok na yan. Kaya super exciting ako dahil ngayon ko lang din maakyat yung bundok na yan at kung paano ba tatawirin ng car yan. After ng mountain na yan, doon na natin makikita yung Baler. Ayan mga kabayan, ito na oh, paakyat natin ng bundok. Sama lang kayo ha, super exciting ito. Alam niyo mga kabayan, ang purpose ko dito, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung Baler. Kasi karamihan talaga, sa totoo lang, marami tayong mga kababayan na naririnig itong Baler, pero hindi pa nila napupuntahan. Kaya itong purpose ko ngayon sa inyo. Sama lang kayo ha, dahil ipi-feature ko yung buong Baler pagkatapos itong bundok na to. Ayan o, zigzag na o. Tama lang kayo ha, dahil ipapakita ko sa inyo yung zigzag kung paano mag-drive dito. Para rin pala itong umakin ng Baguio. Pero sabi nila mga kabayan, mas matindi raw ito sa ano eh, yung zigzag ng papuntang Baler kaysa Baguio. Dito natin malalaman. Itong mahirap dito mga kabayan pag nagda-drive dito sa zigzag yung pag-overtake, pero hindi ka basta-basta nag-overtake dito kasi nga lagi nyong nakikita pagka zigzag, pagka may yellow lane, no overtaking. Ibig sabihin yan delikado. Ayan, basta may yellow lane, ayan, bawal na bawal talaga mag-overtake. Ayan o mga kabayan o, itong dinadaanan natin, ito, nakikita nyo na sa map. Ayan, yan ang akyatin natin. Ayan, oh. Ayan, nakikita nyo yung blue na yan. Ayan si Dada, nakikita nyo. Ayan, umakyat na sa bundok, oh. Ayan. Yan ang akyatin natin mga kabayan. Nandito na tayo paakyat. Diba, exciting? Ayan, oh.
This way, oo. Ano? Ano? Kaya yan, di ba? Eh, mga kabayan, no? Tingnan nyo. Mayroong mga... Ano ba yan? Kobo-kobo? Naliligo sa Ayan, mga kasama, mga kaibigan, no? Nasa Aurora na tayo. Ayan. Oh. Diba? So, lampas na tayo ng Nueva Ecija. Nasa Aurora na tayo. Sa sandali lang yan pagka mga bikers. Ayan o, sa taas o. Nakikita nyo ba mga kabayan yung mga fogs na yan o, taas? Aakyat tayo dyan. Mahaba nga itong zigzag na ito mga kabayan. Tingnan nyo mga kabayan, oh. Kanina, oh, tingnan nyo itong sa map ko. Nasa halos gitna pa lang tayo ng bundok, eh. Magta 30 minutes na tayo nagbabiyahe dito sa bundok na ito, papunta ng Baler. Ayan, oh. Papunta pa lang tayo sa tuktok. Tayo.
sabi ko nga sa'yo kanina, kung paano natin tatawin yung bundok na yun na nakikita ko dito sa Google Maps ko. Alam niyo mga kabayan, pagpupunta kayo ng Isabela or Nueva Vizcaya, madadaanan yung zigzag doon na mahigit isang oras din. Ang tawag doon ay Dalton Pass. Ayun, parang ganito. Pero sa tingin ko mga kabayan, parang mas matindi dito eh. Parang mas matagal oh. Tingnan niyo itong dinadaanan ko oh. Namin, gipit to. Oh, rough road pa dito. Alam niyo mga kabayan, parang sa lugar na ito, ang lamig. Ayan mga kabayan, nasa tuktok na tayo, sa pinakatuktok, ayan oh. Ngayon, kanina pataas tayo. Ngayon, pababa naman siguro. Papunta na ng Baler. Tintin ng mga tricycle, ano ha? May tricycle pala rito. Ano yan eh, mga kabayan? Yung mga tricycle driver na yan, ang mga tricycle na yan, magmula raw yun ang Baler hanggang Nueva Ecija eh, nagtinatransport nila yung mga pasahero. Uy no, totoo kaya yun? Sila nagtatransport ng pasahero? May nakita akong mga nakaparada nung kanina sa baba ng motor. Motor? Ibig sabihin magmula Nueva Ecija, dadali ng Baler Aurora. Diba? Dito lang yan sa Baler, Baler sa Aurora. Ang ganda ng shape nito. Kubo-kubo talaga pag sa ilog, ano? Tingnan mo. Ah, naglalaba. Ayan mga kabayan, nandito na tayo sa loob ng Baler. Anong kakaiba dito? Ito, madadaan na natin yung roadside souvenir arcade. Ayan o.
dito pala makikita, mga kabayan, pagpasok natin sa Baler. Diretso lang tayo, mga kabayan, hanggang marating natin ang beach. Ayan, mga kaibigan. So, nandito na talaga tayo sa Baler. Ito, sa Baler Aurora. So, ito may pila dito para dito sa photoshoot nitong Baler. Ayan, oh. Ang dami. Ayan, di ba? Ayan ang pila. Para lang magpa-picture dito. Ayan, di ba? Ang ganda rito. Hi, kuya. Hello. Hello, hi. Yeah, so, ito na. Nandito na tayo sa Baler. Diba? Ang ganda, mga kabayan. Ayan, mga kabayan. So, punta lang tayo dito sa information office para matanong natin kung anong ganap o anong magaganap. Ayan, pasok na tayo, mga kabayan, at magtanong tayo kung anong tatanungin. Hello, sir. Magandang hapon po. So, first times lang po namin dito sa Baler. So ano pang, ang una ko pong tanong, matutulungan niyo po ba kami kasi walk-in? Ano po ba ang magagandang hotel dito? Pwede yung mga 5-star hotel namin dyan is, yung good for 2 person is 9,000. 9,000? Opo. Ang overnight. Overnight, ang pinakamababa naman. Yung mga twin room. Room na medyo... For family. For family is
Mayroong hindi pare-pareha sir, hanggang mayroong 5,000, 6,000, 4,500, 3,500. Ah, hindi pare-pareho. Pero sir, lahat ng mga sinabi niyong hotel nasa harap ng beach. Front beach. Front beach. Ayun. So ano-ano ba mga pupuntahan diyan sa mga hotel na nasabi niyo, sir? Yung surfing area, sir. Surfing area? Yeah. Katulad ng mga ito? Tourist destination niya, sir. Ah, tourist destination dito sa Baler. Okay. Malapit lang po yan dito. 60 kilometers. Ah, 60 kilometers? From dito sa Baler. From tourism office. So itong pinaka-center. Apo. Kailangan halos lahat ng pupunta dito, kailangan bang pumunta rito muna sa tourism office? Lalo-lalo pagka walk-in? Tourist arrival, kailangan yung pumunta dito. Ah, okay. Maraming salamat po. Katulad po namin mga walk-in, ano po ang dapat namin gawin bago pumunta doon sa hotel? Meron ba kami pipirmahan? Meron po, sir. Ito nga po yung ano yung tinatawag natin na tourist arrival. Ah, okay. Ito, sir. Ayan. Dito natin kasi makikita yung pumapasok na bisita dito sa Baler. Ayan. Maraming salamat. Ito po bang sa office ng tourism na ito, yan po lahat ang mapupuntahan dito sa Aurora? Within Baler lang po yan. Within except Baler? Yung the old Baler in Asia. Oh, ano po yun? Balete. Ano po? The largest and the oldest balete tree in Asia. Ah, balete. Okay. Saan makikita yun? Maria Aurora na po yun. Maria Aurora, pagbalik ng Manila. Maria Aurora na po yun. Dito, part po yan dito. Ah, okay. Isa rin yung tourist spot? Yes, sir. Ayun, okay. Yung waterfalls na tinatawag natin is part po siya ng San Luis Aurora. Ibang bayan naman po yun. Oh, yeah. Okay. So, yun. So, after nito, pipirma na po. Ah, lalag-in lang kami. Apo. Tapos, may bayad po ba? Wala po. Ah, wala. Wala po yung pinakabayad niya. Ah, yun. Mag-registered lang kayo dito. Mag-registered. Oh, yun, mga kabayan. Apo. Pagpupunta kayo ito, pagka first time ninyo at walk-in kayo, itong una nyong gagawin katulad ng mga pinagtatanong ko. Okay, sir. Maraming salamat po. At maglalag-in na po kami. Okay, ayan. Lang. Ah, thank you. Ayan po. Bago po mag-login, after po mag-login, ito pala si sir. Si ano po pala ni... Reynold, sir. Ha? Reynold. Ah, si Sir Reynold. Ito, andito pala siya talaga ng ka-assign. So, pagka pumunta kayo, ito ang hanapin nyo si Sir Reynold. After natin mag-login, siya rin ang mag-guide. Mga kabayan, papunta doon sa hotel, sa mga beachfront hotel, siya rin po ang mag-guide. Okay? Maraming salamat po, sir. So ganun pala sir Reynold, pagka may walk-in sinasamahan niyo talaga. Gusto nila ng madali ang paghahanap ng accommodation. Ayan mga kabayan. So andito tayo sa harap na ng beach. Naghahanap tayo ng dito pala pagka naghahanap kayo ng accommodation, mayroong tinatawag na backpackers. Anong tawag doon? Ito 'di ba front beach. Front beach. Yung sa kabila ay back. Back beach. Back beach ang tawag doon? Ayan mga kabayan, so andito tayo sa ano sa harap ng beach na. So dito tayo pupunta sa maghahanap ng mga hotel sa harap mismo ng beach. Ayan, dito tayo din nila ni Sir Reynold dito sa Amihan. At kukuha tayo ng room doon sa pinakakita natin yung pinaka terrace. Harap ng beach. Ayun, sa terrace. Ayun. Saan ang daan? Ang kukunin natin room siyempre mga kabayan, yung habang nagko-coffee ka kitang-kita niyo yung beach, yung dagat siyempre. Alam niyo mga kabayan, marami ito, hanggang doon yan, sa dulo. Ayan. Kita niyo? Ang lamig dito. Ayan. Tingnan muna natin ha. Sir, dito ka magko-coffee. Ah, so ito. Okay. Ayan ang beach ng Baler, mga kasama. Ang ganda. Ayan si Sweetie oh. Hi. Sweetie, kawai-kawai. Welcome to Baler. Ayan. 'Di ba? Mamaya mga kabayan, magmula doon sa dulong 'yon, babaybayin natin ito.
Ayan. Ayan mga kasama. Ito na ang ganda ng Baler. Lalakarin natin niya mga kabayan. Ipapasya ko kayo hanggang doon sa dulo at dito rin sa kabila. Ayan o, oh, dami nang naliligo. Hanggang doon sa kabila na yun mga kasama. Titignan natin yung mga hotels diyan sa harap ng beach. Papasok ko kayo doon sa magkabilang dulo.